Sige, meron din akong tatawagin. Attorney, how would you express as a Filipino your sentiments to the upcoming sona of the president? Well, the first sona, I can consider it as a blah, and I consider it as nothing, and the second is also nothing, and the third, I expect it to be nothing. Nothing. Wala pong mga bagay na maasahan tayo sa ganitong sistema. Tayo po, katulad na nga ng sinabi kanina ng ating tagapagsalita, inilalapit tayo sa gerang hindi naman tayo bahagi nito. Ang West Philippine Sea po ay dahilan lamang ng away ng China at saka ng Amerika. Remember, ang Vietnam po ay katabi ng China, pero wala silang nagiging conflict. Bakit po? Sapagkat ang Vietnam ay anti-American. Ang totoo, ang Vietnam tinalo ang Amerika sa gera. So, ibig sabihin lamang po, kaya tayo ay meron conflict, this is a proxy war between America and China. Sa kanila pong dalawa, wala po tayong dapat panigan. Ang dapat nating panigan ay ang magkaroon tayo ng pakikipagkaibigan sa maaaring maging simula na magiging kalaban natin sa digmaan sa West Philippine Sea. Hindi po tayo pwedeng magyabang-yabangan dito. Ang totoo po, mga minamahal kong kababayan, bumili tayo ng 75 pieces na Gamos missiles from India. Alam niyo po ba ang halaga nun kung magkano? $5 million each. $375 million ang total na halaga. Pero yung pong missile na yon, hindi ako naniniwala na magiging kapanapanalo para sa atin. Nag-aasa tayo ng pera. Kinumpute ko yung $375 million kung magkano. Sa pesos po, halos 21 bilyong piso ang halaga. 21 bilyong piso napapasabugin mo lang at i-intercept lang ng China. Samantalang marami po ang mga mahihirap na halos hindi makapagpa-hospital. Kanina lang po may tinulungan tayo sa ospital ng Muntinlupa. Buti na lamang merong malasakit center. At hindi na po pinabayad. So hindi na po ako magpapakahaba at baka meron pang ibang sasabihin. Umiwas po tayo sa digmaan. Ang kinakailangan natin, pakikipagkaibigan. Ang ibig sabihin, diplomatic relation. Rafa, salamat po. Salamat, Attorney Bio. Okay. Rafa, yes. Meron pa tayo magsasalita rito sa OFW dahil napaka-importante ng OFW natin. Okay. At wala pang nakakapagsalita tungkol dito sa sector na ito. Sige. Okay. Okay, let us welcome Mr. Jeffrey Balsa from the OFW sector. Pwede po sa taas. Okay. Dito na. Sige, people sana, dito tayo sa baba. Hello po, magandang gabi sa ating lahat na mga nandito. Mabuhay po ang maisog! Sino po ba dito ang may pamilya ng OFW? Marami ba sa inyo mga biktima ng balikbayan boxes? Ako po ang chairman ng OFW Assistance Advocates sa buong mundo na lumalaban sa balikbayan boxes. Nanginginig ako dahil sa sobrang sama ko sa administrasyon ng BBM. Dahil ako, pabalik-balik na lang ako sa custom, sa Congress, pati sa Senado, wala pa rin pong nangyayari. Pasensya na po, nanginginig ako sa hindi ako sanay sa sobrang napakaraming tao. Pero naaawa ako sa mga katulad kong OFW na until now, ayaw pa rin nila simulan yung investigasyon ng balikbayan boxes. Nilabas nila yung balikbayan pero naningil sila sa mga OFW
kawalang-hiyaan ng ating gobyerno ngayon. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Rafa. Okay. Gusto ko po sana pumunta dito sa side na to kasi medyo tahimik ang mga kaibigan at kamaisog natin dito. Ang tanong po, ano po ang opinion ninyo sa darating na SONA? Sino po? Sino ang pwede natin tanungin? Sir? Excuse me, sir. Pwede po kayong magsalita? Kayo po. May opinion po kayo bilang isang Pilipino sa darating na SONA ng ating presidente? Ang SONA, mga kapatid, ang SONA ay baliwala dahil wala pong nagawang mabuti para sa bansang Pilipinas. Walang nagawang positibong mga bagay para sa bansang mamayang Pilipino. Kaya mga kapatid, magkaisa po tayo. Labanan natin ang korupsyon. Labanan natin ang injustice. Ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Salamat po. Maliwanag sa mas maliwanag pa sa araw ang mga sinasabi ng mga ating mga kababayan. Okay, tatanungin natin yung ating mga mascot. Ay, okay. Oh, exit alright, na sila. Pumapayag ba kayong Sarah. Si Sarah maging designated survivor? Boom! Ah! Boom! Ayan, cool! Isa pa daw, isa pa! Isa pa, isa pa. Boom! Ayan! Of course, Sarah, our nation's alternative. Ganyan! Okay. Meron po daw, Miss Vivian. Yes. Meron po akong gustong tawagin kasi sila talaga ang ating katulong. Iniwanan na tayo ng mga networks, iniwanan tayo ng malalaking TV, radio. Ang mga vloggers ang mga kapartner natin. Correct. Diba? Correct. Andiyan si Bistaco. Yes. Andiyan yes. Si Third Floor. Si Third Floor. Ayan. Nasaan si Third Floor? Ayan, ayan. Nasaan si Third Floor? Ito, ito. Andito. Andito sa side. Andiyan let's si ask Miss Pam. Miss Pam. Okay. Pwede nang mag-exit ang ating mga let's ask Miss Pam. Ano po, Miss Pam, ang salamat. Opinion ninyo sa darating na SONA ng ating Pangulo? Bilang isang dating PCO, ano po ang opinion ninyo? Nako, mataas ang ating expectation sa pangatlong SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Merong tayong mga dissatisfaction dun sa pangalawa. Dahil dun sa pangalawang yun, marami siyang ipinangakong hanggang ngayon ay hindi natutupad. So kung wala tayong nakitang mga katuparan sa pangakong yun, what do we expect now sa third SONA niya? Wala. Wala tayong may expect. Yan po ang laman ng aming vlog kagabi. Wherein, in-emphasize namin na isa sa mga pangako niya ay ang build better more. Anong na-build na? Meron ba? Meron na ba tayong mga nakikitang karagdagang kalsada? Karagdagang tulay? Mga eskwelahan? Ospital? Wala. Pinangako niyang gagawin niyang 9 oras ang biyahe from Bicol to Ilocos ba? Tama ba? Na sa kasalukuyan ay 20 hours. Pero sa natitirang taon na meron siya, imposibleng magawa ang tulay na pinapangarap natin. Ano po? So mataas ang expectations ng bawat Pilipino sa pangatlong SONA niya. I can already say na wala, bagsak siya sa grado kung failing galing sa grade. Akin. Failing grade! Ma'am Vivian, oh, 74! Grade. Hindi eh, mukhang 65. Ano lang, siguro 15 out of 100. Okay. Salamat po, salamat po. Thank you, Miss Pam and Mr. Marlon. Okay. Now, we call on another good vlogger na galing sa Mindanao. Mr. Bisayas! Ano talaga ang opinion mo? Bisdak! Ang tanong, ano ang ina-expect mo or ano ang opinion mo sa darating na SONA
ng ating Pangulo. Ito, prangkahan to, ha. Wala tayong mima-mima dito. Sa totoo lang, mga kababayan ko, wala ka namang i-expect sa SUNA talaga. Kasi wala naman talagang nagawa yan si BBM. Wala kang i-expect. Ang masasabi ko lang, Nyor, dami ng galit dito sa Liwasang Bonifacio, Nyor. Alam mo, Nyor, pag hindi mo, Nyor, kaya magiging presidente, di naman talaga kaya. Mas maganda, Nyor, mag-resign ka na. Yes! Resign! Ito na lang siguro gawin natin, Nyor, eh. Usapang, ano na lang, di man ako nabudol, no? Kaming mga Pilipino, sawang-sawa na sa pagmumukha mo. Ayaw namin ng isang presidenteng nagkukubli sa kanyang pagkatao. Alam na po ng sambayanang Pilipino ang tunay ng pagkatao mo bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Diyos ko, Nyor, sa buong daigdig saan man sulok ng mundo, basta may Pilipino, alam namin, Nyor, wala kang kwentang pangulo, panggulo ka lang. Puro ka lang ngiwi, sabi niya. Nyor, marami na pong mga Pilipino nagugutom po. Diyos ko, hindi mo alam ang buhay ng isang simpleng mamamayan. Hindi mo yata alam kung magkano ang presyo ng bigas. Hindi ka naman bumibili. Hindi ka naman pumupunta sa palengke. Alam nyo, Nyor, marami nang umiiyak na sambay ng Pilipino. Hindi mo kaya magiging presidente, hindi mo kaya ang pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi mo kaya, meron naman kaya. Kaya naman ni Vice President Inday Sara patagpuan ang Republika ng Pilipinas. Pambira! Pwede ba magmura? Mag-resign ka na! Inday Sara! Pasok! Matapang na panawagan ni Bisdak na taga Mindanao! Okay na tayo? Meron pa po tayo. Okay. Tatawagin dito. Sa stage. Sa stage. Maraming salamat pala doon sa ating mga nagsalitang mga matatapang at mga maiisog.